Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Kumusta, Spookify? Hinihiling ko ulit ang malawak niyong pangunawa sa mababasa niyo sa kwento na ito at pasintabi na rin sa mga kumakain dahil may party dito na nakakadiri kung kayo ay napakasensitibo. Pasensya na rin kung nabiting kayo sa ating nakaraan. Kaya eto na, simulan na natin kagad. Dahil sa nangyaring panggambala ni Rosifel sa amin nung gabing yun, binantayan ko na sila lahat. Sinakripisyo ko na ang pagpupuyat hanggang sa umaga na nga. At sa umaga na ako bumawi ng tulog, pero nagigising ako kasi maingay ang paligid. Kaya bumangon na lang ako at sa balkonahe na tumambay kung saan andun si Buddy at Erwin na nag-aayos ng gulong ng bisikleta. Bayaw! Alam kong kulang ka pa sa tulog. Tulog ka muna doon. Sabi ni Buddy sa akin. Ano kaya yung nanakot sa atin kagabi? Tanong ni Erwin. Pero hindi na namin sinagot ni Buddy ang tanong niya. Tanghali noon at naayos na rin yung sumabog na circuit breaker. Dahil pinaayos nila sa electrician nilang kapitbahay. Nag-soundtrip na si Buddy, Moy, Erwin. Pero nasa balkonahe pa rin kami. Ako, nakahiga lang, pinipikit ko ang mata ko kasi di nga ako nakatulog eh. Palibasa, ang gaganda kasi ng boses ng tatlo. Parang nagsanib ang kulog at mga kumakalansig ng mga bakal sa sobrang sintonado. Kinanta nila yung Beautiful in White, yung favorite kong kanta. Kinukulit pa nga ako ni Buddy dahil alam niyang favorite ko ito. Bayaw, hindi ako nagtataka kung bakit paborito mong kantang to. Pangungulit ni Buddy sa akin, kahit alam niyang nagpapaantok ako. Oh, bakit? Aber? Tanong ko kay Buddy. Nakapikit pa rin ako nun. Ang dalawang maingay na Erwin at Moy, patuloy pa rin sa pagkanta na hiniling ko na sana may bumagsak na bulalakaw sa kinaroroonan namin. Kasi bayaw, paborito mong Beautiful in White dahil mahilig ka sa White Lady. Sabay tawa ni Buddy na nang-aasar yata sa akin. Umiiral na naman yung pagkakulisaw ng utak mo, Buddy. Sagot ko na lang sa kanya na pinagtatawanan pa rin ako. Maya-maya pa, biglang may nagtatatawag sa labas. Tao po! Tao po! Sigaw nang nasa labas sa bako ng bahay. Kaya tiningnan nila Moy at Erwin sino yung bisita na nagsisigaw sa labas. Oh, Rosifel, napasyal ka. Halika, pumasok ka. Nung marinig kong pangalang Rosifel, agad akong napabangon kagad at tumayo ako para tingnan kung totoong si Rosifel nga ang napadpad na naman sa amin. Umiinit talaga ang ulo ko nung makita kong prinsipe ng kadiliman. Nakapang-ayos ang kasuotan niya. Para bang aakit ng ligaw ang tarantado. May dala pa itong mamahali na alak, Jack Daniels, at may dalang tatlong pirasong rosas. Magandang tanghali sa inyo mga kaibigan. Pasensya na kung napasyal ako dito sa inyo. Makikipag-inuman lang ako sa inyo kung okay lang ba. Pagbati ng demonyo sa aming lahat. Ako at si Buddy tahimik lang na nakatingin sa kanya. Alam na kasi ni Buddy na hindi na maganda ang mood ko nung mga oras na yun. Kabisado na kasi ni Buddy ang ugali ko. Pero itong si Moy at Erwin ang nakipaghalubilo na kay Rosifel. O naman, ayos lang Brad. Mukhang masarap tong alak mong dala. Teka, para kanino naman yung bulaklak? Tanong ni Erwin kay Rosifel. Ah, para to kay ano? At papalapit na naglakad si Rosifel sa akin at binulungan ako. Pakibigay mo to kay partner. Sabihin mo galing sa akin. O ako na lang kaya mismo mag-abot sa kanya. Hindi ko alam kung maaasar ako sa sinabi niya pero pinipigilan ko ang nararamdaman kong buot sa kanya. Alam ko kasi na pag binanatan ko siya, mangyayari na naman yung pagkakakuryente namin dalawa. Inumin na natin to mga kaibigan! Sabi ni Rosifel na umarap kina Moy, Erwin at Buddy. Ngunit, biglang lumapit si Buddy kay Rosifel. At bigla niyang hinablot ang bote. At hinampas ni Buddy kay Rosifel ang bote ng alak.
basag ang bote at nagsitalsika ng mga bubog at ang laman ng alak sa amin lahat. Natulala si na Erwin at Moy sa biglang pag-atake ni Buddy kahit ako natulala lang eh. Pero parang baliwala lang kay Rosifel yun. Itinapon niya kay Buddy yung hawak niyang bulaklak at sinabihan si Buddy ng "Advance, rest in peace." Kaya napatayo ako at aakma ko ng sipain si Rosifel. Kaso lumingon ito sa akin at nanlilisik ang mata. Si Moy at Erwin, pinipigilan nila si Buddy dahil susugurin na niya si Rosifel. "Babalikan ko kayo lahat. Lalo ka na," sabi ni Rosifel na tinuro pa niya si Buddy. Huli na nang lumabas sina partner dahil umalis na si Rosifel. Narinig kasi nila na nagkakagulo kami sa balkonahe. Akala pa nila kami-kami lang ang nag-aaway. Nung nagkaroon na kami ng pagkakataon ni Buddy na makapag-usap, sinabi ko sa kanya ang paraan kung paano talunin si Rosifel na prinsipe ng kadiliman. Sinabi ko rin na si Diwata ni Kay, yung maharlikang Diwata, ang nagturo sa akin at pinaliwanag ko lahat sa kanya. Ngunit, kinilabutan siya ng malaman ang gagawin kong yun. "Bayaw, di kaya mapapahamak tayo sa gagawin mong yan? Paano kung yung sinasabi niya na itim na anghel ay maabutan tayo? So good luck graduation day na natin dalawa." Tanong ni Buddy na may halong kalokohan pa rin si Buddy. "Kailangan na natin gawin to, Buddy. Dahil mga pamilya natin na nanganganib sa banta ni Rosifel na yon. Pagkukumbinsi ko kay Buddy. Basta sinabi mo, Bayaw, sige gagawin natin to. May tiwala ako sa'yo. Alam kong kapag nais mong gawin, ay gagawin mo talaga. Kahit ikakapahamak mo pa. How to be you nga pala, Bayaw." Sabi ni Buddy sa akin na inaakbayan ako. "Maghanda ka. Dahil mamayang gabi na yung sinasabi ni Dawata ni Kay. Sasama naman daw siya. Yun yung sabi niya." Sabi ko kay Buddy. 10 PM natulog na kami lahat. Sa sala lang napahimbing ang tulog ko dahil puyat nung nakaraang gabi. Pati si Buddy. Tulog mantika talaga siya pag natutulog. 1 AM na ako nagising dahil may parang gumising talaga sa akin. Nakaramdam kasi ako na may kumalabit sa akin. Nung magising ako, nakita ko si Baby. Siya lang yung gising. Ginagalaw-galaw niya yung kamay at paa niya. Parang naglalaro yata siya. Humarap ako sa kanya at nakatitig lang siya sa akin. Hindi kasi pinatay ang ilaw kaya maliwanag na maliwanag ang buong sala na aming tinutulugan. Nilalaro ko muna si Baby. Nahalikalikan ko. Na parang gustong gusto naman niya kasi umingiti siya kapag inahalikan ko siya. Nung tumayo na ako para maganda sa tatahakin kong nakakapanglabot na misyon, tinititigan ako ni Baby. At napansin kong parang malungkot siya nang tumayo ako. Yung itsura niya kasi may mga namumuong mga luwa sa gilid ng mata niya. At yung bibig niya, kumikipot lalo. Na parang iiyak na. Kaya tumalikod na ako at pumasok na sa kwarto. Kinuha ko ang kandila sa altar ng kwarto at sa liko ko na nasa bag. At ang kahuli-huli ang patak ng X7 ko pinahid ko sa leeg ko. Hindi na ako uminom ng langis, baka maging kontra lang ito sa gagawin ko. Hawak ko ang aking saliko at lumabas sa kwarto. Lumapit ulit ako kay Baby na nilalaro ang lampin na hinahawakan niya at kinakagat-kagat niya ito. Yung usual na ginagawa ng mga baby. Dinistorbo ko muna ang paglalaro niya at hinalikan ko. Ngumiti ulit ito. At first time ko narinig ang first word niya. "Papa!" Tumayo na ako nakangiti. Tuwang-tuwa ako sa narinig ko mula kay Baby Rich. At ginising ko na si Buddy na nakayakap pa rin kay Carla na natutulog. Pagkagising niya ay dahan-dahan kaming lumabas. At nung makalabas na kami ng bahay, "Dala mo ba ang green na panyo, Buddy?" Mahina akong tanong. "Oo, nasa bulsa ko. May dala din akong asin. Chinarge ko rin tong cellphone ko para may flashlight tayo. Pinaghandaan ko talaga to." Sagot ni Buddy na inaantok pa at pakusot-kusot pa ng mata niya. "Ang daming mga bituin sa mata ko, Bayaw." Sabi ni Buddy. Hindi ko kaagad nakuha ang ibig niya sabihin. "Bituin? Sa iyong mata? Napuwing ka?" Tanong ko. Pero nung makita kong ginagawa niya na may tinatanggal siya sa gilid ng mata niya, yung muta, natawa na ako.
Dinala namin ang pala na nasa labas ng bahay para gamitin namin sa paghuhukay. Sa gilid ng highway kami dumaan. Una, napakatahimik namin dalawa na naglalakad. Nag-iipon pa kasi kami ng lakas ni Buddy nun. Hindi pa siya nakamove sa biglaang pagkagising. Maya-maya pa, may nakaabang na sa amin sa unahan, isang babaeng nakaputi lahat. Bayaw, huwag mong sabihin white lady yan. Bumalik na kaya tayo, Bayaw? Baka rape abutin natin dyan. Di pa naman ako handa isuko ang aking dangal. Ayan na naman ang pagkalokoloko ni Buddy, na kahit takot na takot, nakukuha pa rin magbiro. Tumigil ka nga, Buddy. Ambisyoso, wala ka na nun. Anong dangal ang sinasabi mo? Pagbabara ko kay Buddy, nakahawak siya sa suot kong damit kaya tinatanggal ko ang kamay niya habang papalapit kami ng papalapit sa babaeng nakaputi na nakatayo lang, na parang hinihintay talaga kami. Nakilala ko kaagad ang babaeng nakaputi lahat. Nung nakalapit na kami sa kanya, akala ko di mo nagagawin ang pinapagawa ko sa'yo. Handa ka na ba, aking bana? Sidiwata ni kay ang babaeng nakaputi na nag-aabang sa amin. White! Snow White! Ikaw lang pala. Natakot ako sa'yo kanina nung nakita kita sa malayo. Sabi ni Buddy sa mahalika ni Wata. Snow White? Di naman Snow White pangalan ko. Sagot ni Diwata ni Kay. Sabi kasi ni Biaw, Snow White ang pangalan mo eh. Pag-iimbento ni Buddy. Teka, wala naman ako sinasabi sa yung ganyan, Buddy. Imbento to. Binatukan ko na si Buddy sa pandadamay niya sa akin. Dalian na natin. Dahil kapag inabutan kayo ng itim na anghel, mapahapahamak talaga kayo. Sabi ni Diwata ni Kay sa amin. Kaya agad-agad kaming nagpatuloy sa paglalakad patungong sementeryo. Habang naglalakad kami, itong si Buddy feeling close kay Diwata ni Kay. Sila lang dalawa nag-uusap. Ako tahimik lang nakikinig sa kanilang dalawa. Snow White, di ba alam mong may partner na si Bayaw? Bakit lagi ka pa rin sunod ng sunod sa kanya? Pero wait, wag mo na sagutin, Snow White. Alam ko isasagot mo dahil may anak kayo. Pero alam mo, Snow White, crush kita. Sabi ni Buddy na dahilan para mapalingon ako sa kanila na nagkakasabay sa paglalakad. Kung liligawan ba kita, Snow White, sasagutin mo ba ako? Pero wait ulit. Wag mo na ulit sagutin, Snow White. Alam kong mag-oo ka kagad. Kasi alam kong mas malakas ang appeal ko kay Beaw. Abs ko pa lang pagpapantasyan mo na. Si Beaw, large intestine lang meron yan. Pero ayaw ko siyang saktan, kaya ipapaubayan na kita sa kanya. Mga banat ni Buddy kay Diwata ni Kay. Buddy, nakapaghapunan ka ba kanina? Hindi ka ba nagigising sa katotohanan? Tanong ni Diwata ni Kay kay Buddy. Oo naman, Snow White. Kumain na ako kanina bago matulog. At by the way, gising ako, Snow White. Kita mo naman, alive and awake and handsome boy na ito. Bakit ikaw? Hindi ka pa ba kumakain, Snow White? Sagot at tanong ni Buddy kay Diwata ni Kay. Ah, kala ko kasi nalipasan ka lang ng gutom, Buddy. Kaya ka nagkakaganyan. Ano yung sabi mong handsome ka? Handsome ka mo. Sabi ni Diwata ni Kay habang tumatawa. Nagkakasiyahan ng dalawa sa pagkwentuhan. Ako naman, seryoso na nakafocus ang isip sa gagawin sa sementeryo. Pagdating namin sa sementeryo, may mga barbed wire na nakabakod bago ka makapasok. Kaya sumuong na kami sa barbed wire. Si Diwata ni Kate tumagos lang sa barbed wire. Kaming dalawa ni Buddy, pinahirapan dahil dahan-dahan, baka sumabit ang suit namin at mapunit. Sana engkanto na lang din ako, nang hindi ako nagpapakahirap sa pagsuong ng lintik na barbed wire na to. Ang bopols nang naglagay nito dito. Ano kala nila sa sementeryo, may mawawala dito? Reklamo ni Buddy. Una ako nakapasok. Si Buddy sumabit ang suot na short pants niya at narinig namin na punit ito. Kung mamalasing ka ba naman sa araw na to, branded pa naman tong short ko. Made in China to eh. Kaya taong-tawa kami ni Diwata ni Kay. Hindi ko namalayan, nakaakbay na pala si Diwata ni Kay sa akin. Grabe kayo, di nyo man lang ako tinulungan. Ang sweet nyo pandalawang tingnan. Ano ba talaga to? Baka date nyo lang to at gagawin nyo lang akong bantay. Sabi ni Buddy na hawak-hawak ang napunit niyang short pant.
Kaya nung napansin kong nakaakbay nga si Diwata ni Kay sa akin, tinanggal ko ang kamay niya kagad. Arte mo? Parang akbay lang eh. Pabulong ni Diwata ni Kay sa akin. Pero bago kami nagpatuloy sa paghahanap ng bagong libing na sanggol, nagbigay ng babala muna si mahal kong Diwata. Mahalikan Diwata pala. Na huwag daw ako titigil kung makakarinig ako ng mga kung ano-ano mga boses, mga yabag ng paa at kung ano-ano pa. Normal daw yun dahil magsisilabasan talaga ang mga elemento at espiritu na naninirahan sa paligid ng sementeryo. Sinabi rin niya na ang tinutukoy ng itim na anghel ay ang kinikilala nating mga tao na si kamatayan. Kaya mas lalo akong kinabahan sa sinabi ni Diwata ni Kay. Tumulong si Diwata ni Kay sa paghanap ng bagong libing na sanggol. Bayaw, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Hindi kaya pinagtitripan ka lang ng fake wife mong yan? Ano kaya susunod ipapakain niya sa'yo? Baka buong sawa o ahas na dapat lunukin mo na hindi ninunguya. O kaya yung buong prutas na durian, pati balat, lulunukin. Pagbibiro ni Buddy na halatang kabado na kaya dinadaan niya sa kalokohan. Si Diwata ni Kay na rin ang mabilis na nakahanap ng bagong libing na sanggol. Dito kayo mga puting tupa. Heto o, bagong libing to. Turo ni Diwata ni Kay sa isang nakalibing na may kawid na cross na may pangalan ng namatay na batang lalaki. Mas okay to. Malakas kasi lalaki. Mahal kong bana. Sabi ni Diwata ni Kay sa akin. Kinakabahan na ewan ko ba ang nararamdaman ko. Kaya nagsindi ako ng yosiko pampalakas ng loob. Bago ko simulan ay nagdasal ako at tumingi ng paintulot sa kaluluwa ng nakalibing na aking huhukayin. Naramdaman ko kagad ang paglamig ng paligid at mahinang iihip ng hangin. Kinuha ko kay Buddy ang bitbit niyang pala at nang simulan ko ng paghuhukay, nagsimula na rin ang mga kakaibang ingay sa paligid. May sumisitsit, may mga naglalakad na tanging yabag ang mga paang naririnig, may humihingi ng tulong, mga ungol na pinapahirapan, mga sumisigaw ng mga kaluluwa na nakakapangilabot, iyak, mga tawanan na nagkalat sa paligid. Tahimik na tahimik si Buddy na nakaupo sa may puntod. Nakikiramdam din kasi palingon-lingon siya para magpupupulang kung may nakatingin sa kanya. Nung mahukay ko na, umungad sa akin ang kabaong na pinasadya talaga pinagawa. Kasi manipis na plywood lang ang pininturahan na kulay puti. Tinanggal ko yung takip nito at nakita ko na ang bangkay ng batang sanggol. Nakabalot pa ito ng lampin at bago pa nga ito inilibing. Nung makita ko ito, parang nagdadalawang isip ako. Panaylunok ako ng laway. Kahit bawal sa akin magmumumura, parang gusto ko na yata labagin ng bawal. Hindi ko alam kung natatakot ako o nandidiri ako sa gagawin ko pa lang. Napahinto lang ako at napaisip ng malalim. Lumapit si Diwata ni Kay sa akin. Sindihan mo na ang kandila, aking bana. Umpisa mo na kagad yung mga tinuro ko sa'yo. Pagkasabi ni Diwata ni Kay ay sinindihan ko ng kandila. May dinasal si Diwata ni Kay na pinapasunod niya ako. Kaya ako naman ginagaya ko lang siya na nasa likod ko yung forma namin. Yung mukha niya halos malapit sa tenga ko. Nakahawak siya sa akin mga balikat at nakatingin din siya sa bangkay ng sanggol. Hindi pa naman siya mabaho na bangkay kaya okay lang. Matapos dasalan ng bangkay ay pinakiusapan ko na ito. Binanggit ko ang pangalan na nakamarka doon sa cross na kahoy para ibuka ang bibig niya at pagbigyan ako sa aking kahilingan na ibigay at isali niya ang lakas niya. Ayon kay Diwata kasi, yung lakas sana ng sanggol na naudlot dahil namatay siya ay masasalin daw yun sa akin. At yun daw ang spiritual na lakas at ang anghel nito ang sasanib sa akin. Biglang gumalaw ang ulo ng bangkay ng bata. Nakapikit lang ang mata nito. Kapag bumuka ang mga mata nito, huwag mo na ituloy dahil ibig sabihin hindi siya pumapayag. Ngunit hindi naman bumuka ang mata nito. At nung bumuka ang bibig nito, inilabas niya ang maliit niyang dila. Nakakapangilabot ang natutunghayan ko. Kahit si Buddy di na tinignan ang ginagawa ko. Panay dura siya ng dura sa paligid. Halatang nandidiri. Dahan-dahan kong inilapit ang bibig ko sa bibig ng bangkay ng sanggol.
Daan-daan ko ding ibinuka ang bibig ko para kagatin ang dila nito. Huwag mong lasahan, bana ko. Kagatin mo na bago magbagong isip niya at magising yan. Dahil sa sinabi ni Dewata ni Kay, nagpanik ako at kinagat ko kagad at pinutol ang gamit ang ngipin ko. Alam niya yung pakiramdam na kinain mo ang cartilage ng isang karne? Ganun na ganun ang pakiramdam. Di ko nilasaan, basta pinutol ko na kagad para matapos na kasi bumilis na ang timok ng puso ko. Nagkaroon pa ng tensyon kasi may dumaan na parang malaking tela na itim sa ibabaw. Naramdaman kong may umaaligid na itim na nilalang. Si Buddy napatayo kagad at inilabas ang panyo na green. Bayaw, bilisan mo, andito na yata si Batman. Dumaan sa may uluhan natin kanina. Ang laki nun, bayaw! Mahinang sabi ni Buddy na nagpapanik na sa nasulyapan din niya. Huwag mo lunukin, bana ko. Magpasalamat ka na at ibalik mo siya sa pagkakalibing. Bilisan mo dahil parang yung itim na anghel nang dumaan kanina. Sabi ni Dewata ni Kay. Kaya sinunod ko kagad ang sinabi niya. At nung matapos ng mailibing ulit at ibinalik ko na yung cross na kahoy, agad na rin kaming dali-daling lumabas sa sementeryo. Sumabit na naman si Buddy ulit sa barbwire sa pagkakataranta. T-shirt naman na ang sumabit at napunitin. Ano ba to? Bakit ako lagi nasasabit sa barbwire? Ginawa na yata ako suki ng barbwire na to. Enjoy na enjoy siyang punitin lahat ng made in China kong mga suot. Sabi niya na pailing-iling pa. Nung makadistansya na kami, yung naputol na dila na nasa bibig ko pa rin, nilunok ko. Tiniis ko ang pagkakadiri nito at grabe, di ko nakakayanin, halos mailuwa ko na. Lunokin mo na, mahal kong bana, tiisin mo, may mararamdaman ka kagad yan. Sabi ni Dewata ni Kay sa akin. Pinilit kong lunokin ito na kahit maluwa-luwa ng mata ko dahil naduduwal ako. May dala akong asin dito, bayaw. Sayang, di ako nagdala ng suka. Para isipin mo, balot yan. Pang-asal ni Buddy sa akin. Nung malunok ko ito, ay agad sumikip ang mga balat ko sa katawan. Nahihirapan akong huminga at kinuha ni Buddy ang hawak kong saliko. Okay ka lang, bayaw? Sumigaw ka ng darna. Salbahe talaga itong si Buddy. Kita niya nang nahihirapan ako, nakuha pa niya akong biruin. Niyakap ako ni Dewata ni Kay at ramdam ko ang pagkakayakap niya na mahigpit. Kaya mo yan, bana ko. Sumasali na ito sa dugo mo. Huwag kang bibitaw. Labanan mo, mahal kong puting tupa. Sabi ni Dewata ni Kay sa akin. Nung tumigil ang nararamdaman ko, bigla na lang akong nabingi. Wala na akong marinig pero nakikita ko sina Buddy at Dewata ni Kay. May sinasabi sila na hindi ko marinig. Kaya niyakap ko na si Dewata ni Kay dahil hindi ko na alam bakit ako nabibingi. Nakaramdam ako ng takot. Maya-maya pa, bumalik ang lahat sa dati. Nalampasan mo na, mahal ko. Kaya mo nang labanan si Rosifel. Kahit gamitin pa niya ang dasal. Pero may isang bagay akong hindi sinabi sa'yo. Sana ipatawarin mo ko. Pagtatapat ni Dewata ni Kay sa akin. Ano hindi mo sinabi sa akin, Dewata? Pagagulat ko sa sinabi niya. May mangyayari sa'yo. Magkakaroon ka ng karamdaman. At masasawi ka pag di mo ito nakayanan. Pero alam kong kaya mo ito, mahal ko. Sana huwag kang magalit sa akin. Gusto lang kitang tulungan at talunin ang prinsipe ng kadiliman. Pagkasabi ni Dewata ni Kay, ay natulala ako. At nakita kong umiiyak siya, tumutulo na luha niya. At tinakpan niya ng mga palad niya ang kanyang mukha. Lumapit si Buddy sa akin. Bayaw, huwag kang magalit sa kanya. Kaya mo to, di ba? Ikaw yata si SR, ang apo ng maestro. Pagko-comfort sa akin. Tumangulang ako sa sinabi ni Buddy at nilapitan si Dewata ni Kay. Niyakap ko ito at pinapataan. Huwag ka na umiyak. Hindi ako galit sa'yo. Kung magagalit man ako, kay Rosifel yun. Siya yung naglagay sa akin sa sitwasyon na to. Nalalapit ng huling pagkikita namin. Kaya please, huwag ka na umiyak. Kailangan na natin umuwi. Baka magising sila doon. Wala na naman kaming dalawa ni Buddy. Sabi ko habang inaangat ang mukha ni Dewata ni Kay at pinahira ng kamay ko ang mga luwa na nasa pisngi niya. Salamat, bana ko. Pinaramdam mo din sa akin sa wakas na may halaga din pala ako sa'yo. Sabi nito na biglang yumakap sa akin ng mahigpit.
Sabi ko na nga ba, date nyo talaga to eh. Ginawa nyo akong tagapagbantay. Bayo naman. Tara na. Nagsiselos ako sa inyong dalawa. Sana may engkantada din ako. Para pagkaganto, double date tayo. Sabi ni Buddy na panay kalokohan ang pinagsasabi. Pero alam kong nalungkot si Buddy nung marinig niya yung sinabi ng diwata ni Kay tungkol sa mangyayari sa akin. At nagsimula na kaming lumakad pa uwi. Pero nung nasa highway na kami, may papalapit na babae na tumatakbo. Humingi siya ng tulong. Nasa 30 years old na ata ang edad niya. Parang galing trabaho na madaling araw na umuwi. Papatakbo ito papalapit sa amin. Parang may humahabol talaga sa kanya. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! May gustong umahasa sa akin! Panay sigaw nito na papalapit na sa amin. Tulungan niyo! Parang nakikita ko nang humahabol sa kanya. Sabi ni Riwata ni Kay. Nung makalapit na ito sa amin. Mga kuya! Tulungan niyo ako! Tumawag kayo ng polis! May mga rapist na humahabol sa akin! Buti na lang nakatalon ako sa Manila. Sumbong nito sa amin at napansin namin ang mga gasgas niya sa braso at kamay. Abangan niyo ang nalalapit na finale ng kwento. May kinalaman din si Roosevelt sa babaeng humihingi ng tulong sa amin ni Buddy. Muli magpapasalamat ako at sa patuloy pa rin na pagsubaybay sa mga kwento ko. God be with us. Always love you.